Ayan mga kabarangay, mayroon nga pala tayong isang pirasong tofu. So hiniwa natin ng medyo pa cubes. At syempre mayroon din tayong kalahating kilong pork loin mga idol. Ayan, unang-una ang discarte natin rito, gagawa tayo ng tukwa at baboy with tausi. Ayan, pork tukwa with tausi. So unang-una syempre iprito muna natin ang ating tofu or tukwa. At syempre habang piniprito natin ang ating tofu, yung natira nating pork, tiplahan muna natin ng asin, konting paminta, syempre pampalasa. Ayan, habang piniprito natin ang ating tukwa. So ayan, tama-tama, pagtapos natin matimplahan ang ating baboy, tsaka naman natin hinango at lutong-luto na rin ang ating tukwa at medyo crispy na. Ayan, at hanguin na po natin. Ayan mga idol, saktuhin lang po natin na kailangan natin medyo ma-crispy ang ating tukwa. So ang diskarte ko pala rito para siguradong hindi malansa at masarap ang ating tukwa at baboy with tausi. Pinirito ko rin po ang ating kalahating kilong baboy. Ayan, iprito lang natin, i-crispy lang natin ang maayos para maging masarap, syempre para maayos at kakaiba po ang lasa. Talagang masarap pagka ganito ang sistema. Ayan, kagaya niyan, medyo crispy na po siya. Tsaka naman natin hanguin ang ating na-crispy na nating baboy. At syempre ayan, pagkatapos natin maiprito ang tukwa at ang ating baboy, nag-prepare na tayo ng bawang. Chop-chopin lang natin siguro to. Ayan, at syempre yung ating white onions, ayan, prepare na rin natin syempre. At meron din tayo ritong bell pepper, red bell pepper, hiniwala natin isang piraso, hiniwala natin ang medyo pie strip. At meron tayong isang maliit na carrots, ayan, na medyo may kunting design. At syempre meron tayong spring onion na hiniwala natin sa tatlo, syempre mahaba ng kunti ang ating spring onion, ayan. So ayan na nga, nag-prepare na tayo ng ating bawang, ginisa na natin. At syempre dito na rin natin ginisa sa ating pinagprituhang baboy at tukwa ang ating bawang, sibuyas, para tipid sa hugasan at higit sa lahat, andito po yung lasa. At syempre kailangan lang natin bawasan ng mantika bago natin igisa ang ating bawang at sibuyas. Ayan, gisa-gisa lang po natin, tsaka natin ilagay ang ating naipritong baboy. Ayan, at syempre una-una lagyan muna natin ng paminta. Habang ginigisa natin, lagyan natin ng paminta. At syempre ayan, ilagay na rin po natin ang ating oyster sauce. Ayan, gisa-gisa lang, syempre halo-halo lang. At ngayon naglagay tayo ng konting-konting, siguro mga kalahating kutsara ng ating chicken powder. Siyempre pampalasa. At kalahating kutsara ng brown sugar or white sugar. Nilagay na rin natin, sinama na rin natin pag-isa. Siyempre para manot na ang kanyang lasa. Ayan, naglagay rin tayo rito ng konting soy sauce. Siguro mga 1/4 cup na tuyo nilagay natin, sinama na rin natin sa pag-isa. At yung ating tubig naglagay na rin tayo. At syempre yung oyster sauce, huwag kalimutan. Ayan, pampalasa po talaga yan. Ayan, pagkalipas ng ilang minuto, nilagay na rin natin ang ating black beans. Ayan, syempre para malambot na. So kung medyo kinulang tayo sa tubig dahil medyo natutuyuan, pwede po tayong magdagdag ng tubig. At syempre habang nagdadagdag tayo ng tubig, magdagdag rin tayo ng kunting paminta kagaya ng oyster sauce, kunting asukal at kunting soy sauce. Syempre para makuha pa rin natin yung tamang lasa. Ayan. So ayan, takipan pa natin at ayan pa natin siya maluto ng mga ilang minuto. Ayan na nga. So dahil luto na po ang ating karne, nilagay na po natin ang ating carrots na pampalasa, bell pepper at ang ating onion spring. Nilagay na rin po natin syempre para maluto na. At maya-maya siguro mga ilang minuto luto na rin dahil luto na po. Ayan, nilagay na rin po natin ang ating fried tukwa. Ayan, dahil luto ng luto na, ang kulang na lang ay cornstarch. Naglagay na rin tayo ng konting cornstarch para po medyo lumapot ang ating sauce. Ayan, kung makikita nyo, medyo saucy ang ating tukwa at baboy with tausi talaga naman. Napakasarap ng ganitong diskarte mga kabarangay. Pwede po natin pang tinda, pang short order, pang luto sa bahay, paghandaan. Ayan, ang ganitong sistema ng ating tukwa at baboy with black beans. So ayan, luto na po ang ating recipe. Napakasarap, napakasimple at pwede na po tayong kumain ng ating simple recipe na kayang-kaya ng kahit sino ang ganitong klase ng recipe. Ayan, at maraming salamat po ulit po sa inyong lahat at sa mga gusto umorder ng ating bagnit bagong na siya Shopee at Lazada na po mga kaparangay. Ayan, at syempre ang ating sukarap sa na siya Shopee at Lazada rin po. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan.